Sa nakalipas na 24 oras, ang Taal Volcano Network ay nakapagtala ng 31 o 31 na low frequency volcanic earthquakes at low level background tremor na naitala simula pa noong April 8, 2021. Ibinuga ng main crater ang mataas na sukat ng volcanic sulfur dioxide gas at steam-rich plumes na may taas na 2,500 meters bago napadpad patungong timog-timog kanluran. Ang pagbuga ng sulfur dioxide o SO2 ay humigit kumulang 14,699 tonelada kada araw noong July 3, 2021. Meron ding vog na namataan sa kalakhang Taal. Ang sukat ng ground deformation ng bulkan gamit ang electronic tilt, continuous GPS at INSAR monitoring ay nakapagtala ng marahan na pag-impis ng Taal Volcano Island simula noong April 2021. Samantalang ang kalakhang Taal ay nakararanas ng marahang paglawak simula noong 2020. Ang Alert Level 3 o mataas na aktibidad ay kasalukuyang nakataas sa Taal Volcano. Sa kalagayang ito, ang magma na nanonood sa main crater ay maaaring magdulot ng malakas na pagsabog. Pinaalalahanan ng DOST FIVOLCS ang madla na ang Taal Volcano Island o TVI ay isang Permanent Danger Zone o PDZ at ang pagpasok sa TVI at high-risk barangays ng Agoncillo at Laurel ay dapat na maigting na ipagbabawal dahil sa panganib ng pyroclastic density currents at volcanic tsunami kung sakali magkaroon ng malakas na pagputok. Lahat ng mga aktibidad sa Taal Lake ay dapat ipagbabawal sa ngayon. Pinapayuhan ang residente sa paligid ng Taal Lake na maging mapagmatyag at mag-iingat dahil sa posibleng ashfall at fog, at maging laging handa sa posibleng evacuation kung sakaling ang aktibidad ng Taal ay lumala. Ang mga may katungkulang sa civil aviation ay nararapat na humikayat sa mga piloto na iwasang magpalipad malapit sa bulkan dahil sa naglilipa ng abo, umiinit ang bato, at pyroclastic density currents tulad ng base surge na maaaring makapaekto sa aircraft na idudulot ng posibleng biglaang pagputok ng bulkan.